Hello, what's up mga ka-Farm Boy? This is Doc Bench. Nagbabalik ang inyong doktor na Farm Boy. Ngayon mga ka-Farm Boy, gagawa ko ng isang video at ituturo ko kayo sa paligid ng barn. Ayan, kung nakikita nyo, nasa likod ako ng barn. So, napaka-plain nitong lugar na to at wala kang masyado makikita magandang view. Ayun. So, pero gagawa tayo ng isang video na kung saan ay magiging artistic at medyo appealing ba sa paningin ng manonood. Okay? Kung ikaw ay mahilig ka sa mga outing or pumunta kung saan-saan, mga beach, ganun. So, lalo-lalo na ngayon na medyo patapos na nararamdaman natin na sana matapos na ang pandemya. Ayun, so na-miss natin yung mga places na pinupunta natin tulad ng dagat, mga falls, ganun. So, itong gagawin nating video, pwede nyong gayahin ito at baka makakuha kayo ng kunting idea ba kung paano gagawa ng isang video na mas magiging appealing sa paningin or sa mata ng mga manonood. So, ang gagawin natin ngayon, iikot tayo sa buong farm at gagawa tayo ng isang video. Tapos yung mga moves or yung paano yung mga style na gagawin natin, pwede nyong gawin yon. So, ayan mga ka-farm boy, dahil saktong-sakto at sunset na, yan yung magandang kumuha ng mga video. Okay? So, ang unang gagawin natin, kung nakikita nyo yung tok-tok nyo, aakitin natin yung tok-tok ng bin na yan. Kasi, papakita pa sa inyo yung buong panoramic view ng farm. Yung paikot, para ma-imagine nyo kung ano yung itsura ng farm na pinagtatrabahoan. Okay, so aakit tayo doon. Medyo mataas yan, ha? Tara! Yung mga ka-farm boy, kukuha na natin ng kunting yung shot na pababa. Hindi ko alam kung anong tawag doon, basta nakikita ko to sa YouTube. Gagayahin natin yung shot galing sa taas pababa na effect. Ayan guys, akitin natin yung bin na yan. Medyo delikado itong gagawin ko ito, pero for the sake of vlog, gagawin ko ito. Okay, mataas yun eh. Tuladan ako dyan sa may pintana ng sasakyan. Pupunta dyan sa ladder. So, nandito na tayo ngayon sa taas. Ayan. Kung nakikita nyo yung buong farm. Yan yung itsura ng buong farm. Ayan, yan. Paikot to. So makikita nyo mga ka-farm boy, yan lang yung bahay na tinutuluyan namin. Ayan. So, tapos everyday dito kami pumapasok. Ayan. Yung pinakamalaking doon, malaking building doon, yun yung parrowing. Tapos ito yung breeding. Ayan, so magkakadikit lang yan. Ito nasa baba, yan na yung nursery. Ayan, nursery yan. Tapos yan, nursery pa. So yun guys, kukuha na lang natin ng konting video dito. Paikot para kukuha na yung buong farm. Ayan mga ka-farm boy, kung nakikita nyo yung isang building na yun, yun yung bago nilang feed mill. I-zoom natin para mas makita. Yan. Tapos, ay yung isang farm na yun, kay John yan, isa sa mga binabagsakan o dinadala ng mga nursery winners, o yung mga bagong waray galing sa nursery. Finishing farm yan. Ayan, so before i-market, dyan din nadala. Pinapalaki dyan ng almost around 2 months din. Ayan. Tapos yung isa pang farm nila,
yung nandun. Ayan kung nakikita nyo, i-zoom natin. Ayun. Isang yun. Kuhan yan. Yan doon, isa din yan sa kuhan, mga farm nila, yung ISO barn, isolation barn. So lahat ng replacement gilt dyan dinadala. Dyan din kami nagbe-breed ng mga replacement. So bago dalhin dito, kuha na, mga due to parrow na sila, mga buntis na mga anak na. Yun yung ano nila, parang acclimatization. After dito, iikot ko kayo doon sa paligid ng barn at kukuha tayo ng mga short clips lang para sa ating cinematic video. At ang title ng cinematic video natin na gagawin ay Tour Around the Barn. So mga ka-farm boy, yung mga nangangarap na pumunta ng Canada at mag-work sa farm. So nakikita nyo na ako ang itsura ng farm dito sa Canada. Actually, in 2 to 3 years, may plano yung boss namin na mag-expand ng around 5,000 sao level. So napakalaking farm yun. At ang plano nila ay gagawing high-tech talaga yung farm. Ayun, so mga nakakaalam, yung mga may mga background sa Babuyan, may imagine nyo kung gaano kalaki yung 5,000 sao level. So yun yung next na plano. So yung mga nakakakilala sa akin dyan, kung gusto nyo pumunta ng barn or ng Canada, in 2 to 3 years time, mag-ipon lang muna kayo ng experience dyan sa swine production. Ayun, so sigurado, after 2 to 3 years, maghahanap sila ng mga panibagong foreign worker. So most probably, Pilipino, kasi mas gusto nila yung mga Pilipino sa pagdating sa mga ganitong trabaho. Mas mahaba ang pasensya at talagang hindi natin ikakaila na mas yung skilled ng Pinoy pagdating sa mga ganitong trabaho. Talaga naman. Ayun. So lahat kami dito, kung nakikita nyo itong buong lawak ng farm na to, pati yung mga extensions niya, mga sa labas na farm, yung ISO, yung mga finishing farm, lahat kami mga Pinoy lang ang nagtatrabaho. Bali, anim. Ayun. So anim lang kaming Pinoy dito na nag-handle ng farm na to. Pang pito yung boss namin, si Ben. Ayun guys. So punta tayo sa baba. Doon tayo kukuha ng video. So ayan mga ka-farm boy, nandito tayo sa baba. Ang next natin kukunan yung bus, tapos yung bin na yan. Okay. So ang style, galing sa baba, pataas pa gano'n. So guys, kung nakikita nyo yung lock ng simentong yun, gagawa tayo ng isang simpleng transition yan sa yung biglang gaganon, tapos sa ibang location na siya lalabas. Okay. Ayan guys, nakikita nyo yung sa likod ko na kahoy. Kukuha tayo ng isang maikling ano dyan, effect. Charot. Ayan, nakikita ko rin to sa YouTube. So mga ka-farm boy, nandito tayo ngayon sa side ng dalawang bus. Ang gagawin natin sa video, i-reveal natin yung bus. Pero dyan tayo kukuha ng transition. So kung naalala nyo yung video na kinawa natin doon, so may part ng simentado na yun, dito natin siya ilalabas. Okay. Nakikita nyo yung damo na yan. Tapos yung part ng tambak ng sodas. Sodas ito. Ito yung ginagamit namin dyan. Napaka ng mga baboy sa bus para hindi sila madulas. So dito tinatambak kasi biodegradable naman siya. So kukuha tayo ng isang push forward or backward. Depende kung ano maganda, yun ang kukunin natin. So yung pataas, parang kuhan siya mga ka-farm boy. Parang alam nyo yung crane shot. So yun nakikita nyo guys sa likod ko. Manure pit yan. Dyan bumabagsak lahat ng tubig galing sa barn. Ngayon kapag napuno na to at natapos ng harvestin itong mga field na to, ang gagawin nila, gagawin nilang fertilizer yan. Organic fertilizer.
Kaya hindi sila gumagamit dyan yung talagang synthetic na fertilizer. Ginagamit nila dyan ito lang. Sapat na to para ikalat sa dyan. So ayan guys, kung nakikita nyo yung building na yun. Ayan, kukuha tayo ng backward video. Galing dyan sa screen. Yung dahan-dahan na papalayo galing sa screen. Tapos medyo isi-center natin. Kasi kung makikita nyo yung reflection ng farm. So isi-center natin yung video dyan. Dito tayo kukuha. Tapos ipapakita natin yun sa video, yung reflection niya sa tubig. Ang gagawin natin, ilalapit lang natin yung ano, yung camera dun sa butas ng screen, papalabas. Ganun lang. Yung tatlong bin na yun, mga ka-farm boy, yan yung nagsusupply ng feeds para sa mga nursery piglets. Kasi itong mga building na to nursery, mga nursery yan. So kukuha tayo ng isang slow video pag ano, tapos babagsak siya, tapos another transition ulit yung gagawin natin. Na pagbagsak niya sa isa sa mga block na yan ng simentado, pababa. Yung kadugtong niya, the same style, pababa din, sa ibang lugar na lalabas. Makikita nyo yung mga bulaklak ng damo. Ayan, ang ganda niya, di ba? So, kukuha tayo ng isang backward video. Dahan-dahan lang. Habang kapunta sa likod yung video, magre-reveal yung mga, ano, mga, kung ano yung mga nasa gilid. Okay? Pagka halimbawa pupunta kayo ng mga beach resort o kaya sa mga falls, yan, pwede nyong gawin to guys. Disclaimer lang, hindi naman talaga ako professional videographer, ano, katulad nyo, nag-aaral-aral lang din ako. So sinishare ko lang sa inyo ngayon kung paano yung pinagdadaanan ko as a beginner. Ayun, kasi walang libangan dito sa barn. So ito, ginagawa ko ng konting diversion para at least malibang naman tayo, ano, mapakinabangan natin, matuto tayo ng another skills. So kung nakikita nyo yung kulay white, yung cover ng blower. So kung naalala nyo yung kinuha kong video dyan, pababa, dito natin siya ipapalabasin. Galing sa taas, pababa din. So ganun lang kasimple guys. Ang next location natin doon, magkano tayo ng ibang kung anong pwedeng kuha nandun. Let's go! So ayan guys, kung nakikita nyo yung damo na yun, yung maliit na kulay green, kukuha ko ng isang another revealing video. Galing sa ilalim niya, pataas, i-reveal niya yung building na yon, tapos yung dalawang silo bin. Next natin dun sa ilalim ng bin, gagawa tayo ng isang maikling downward video. Okay, let's go! Okay na yan. Ayun guys, siguro kung natatanong nyo kung bakit ko ginagawa ito or kumuha ako ng ganitong klaseng video, lalagay ko sa YouTube kasi alam mo naman, kapag tumanda na tayo eh, kung sakali umalis na ako, umuwi na ako ng Pilipinas for good, hindi meron ako mga souvenir na place, di ba? Alam ko, papanoorin ko lang siya kapag nami-miss ko yung mga bagay-bagay sa nakalipas. So ito, meron ako nakita. Ayan. So yan guys, kung nakikita niyo yung part na yan, kukuha tayo ng itong part ng backyard. Pag ganun, galing dito sa labas, papasok siya dun sa white part ng bagay na yan. Doon siya magtitigil. Tapos, hanap tayo ng isang place dun sa kabila na yun yung kadugtong. Okay guys, so punta tayo dun. Hanap tayo ng kadugtong nun. So, yun nakikita nyo, ito yung rampahan. So, kapag ka naglo-load out ng mga piglets,
or nagpapasok kami ng mga sow na buntis dyan namin pinatadaan. Ano? Ngayon, kukuha tayo ng isang video galing sa loob papalabas. Okay, so nandito na tayo sa tapat ng bar. Ngayon, kung naalala nyo yung ginawa natin doon na huli, dito natin siya idudugtong sa part na yun. So, ibig sabihin, magiging the same. Same yung ending, tapos starting point ng isang video. Kung nakikita nyo yan, yung poste na yan, merong kapareho yan doon sa kabilang side eh. So, kukuha tayo ng isang sliding video galing dito pa pupunta sa right side. Ano, tapos ang end niya dun. Tapos paglabas niya dun sa poste na yon, ibang location na yung lalabasan niya. So yun yung transition na gagawin natin. Ayan, kapag ginagawa niyo yun guys, yung ganong klaseng style, dahan-dahan lang siya dun sa image na gusto niyo makuha. Pero pagdating dun sa may part ng gusto niyo yung transition, bibiglain niyo lang. Dahan-dahan siyang ganon. Tapos pagdating dun sa side na yon, bibiglain mo. Tapos ganun din yung paglabas dun sa kabilang location. Mabilis din siya, tapos biglang babagal. So ayan guys, andito tayo sa front. Napakalinis. Yun na isa sa mga, kuan, mga karakteristik ng mga Canadian dito. Gusto nila laging malinis yung ano, paligid. Tumubo lang yan ng 1-2 pulgada. Ika-grass cut na kagad nila yan. Ayan guys, so ito another transition na naman itong gagawin natin. Pero this time, magagamitin natin yung ano, dahon ng maple tree. Tapos lalabas din siya dun. Nakikita niyo yung part ng ano, turo ko sa inyo. Yung part ng main gate or main door ng barn. Kukuha tayo ng isang sliding video dyan. So, ang pangkagalingan niya yung pine tree. So, ganun lang kasimple guys. Kaya-kaya itong gawin eh. Ayan, kung nakita nyo kanina yung ginawa natin dun sa poste, so papunta siya sa right. Ngayon, ang gagawin naman natin, galing siya sa poste, papalabas, i-reveal niya yung ano yung gusto natin ipakita. Ganun lang kasimple mga ka-farm boy. So ang next natin, ayan, kung nakikita nyo yung mga kahoy na, I don't know what is the name of these trees. So, ano siya, straight siyang tinanim. Ayan, gagawa tayo ng isang slide backward video galing dyan. Ayan guys, okay na yun. So, ito yung guys, pagpupunta ko ng isang place, hanapin nyo yung landmark, tapos bigyan nyo ng isang kuan justice yung video doon. So ito yung ating farm. So ang kukunin natin dito mga ka-farm boy ay parang let's say fake drone shot na parang tatagos tayo dyan sa ilalim ng yung alam mo yung ilalim. Yan, dyan tayo kukuha ng video papataas. So let's do this. Ayan mga ka-farm boy, patapos na tayo. Medyo nakuha na natin ng ano. Ah, teka lang, maganda tong part nito. Ayan guys, nakikita nyo yan. Kalsada. So ang gagawin natin dito, maghihintay tayo ng sasakyan dadaan. Meron ako nakita dito sa YouTube na ginawa niya, ang ganda yun. So ang gagawin natin, galing din sa mga bato na yun na kulay puti, i-reveal niya yung sasakyan pagka dumaan. Kaso medyo matatagalan siguro tayo maghintay dito. Ayan na guys, nasabayan natin. So dyan na nagtatapos ang ating farm tour. Sana nagustuhan niyo yung tour natin sa buong paligid ng barn. Kung pwede lang kasi sa loob eh. Kaso ang problema mga ka-farm boy sa loob eh, merong confidentiality rules dyan eh. Hindi natin pwedeng videoan yung mga nasa loob kasi bawal, baka matanggal tayo sa trabaho. So hanggang dito lang sa labas. No. Pero parang meron akong atang mga videos noon na na-take ko sa somewhere sa ibang barn dito na vlog. Ayun. Kasi nung time na yun hindi pa nila dinidiscuss sa amin yung about sa confidentiality.
So ngayon, bawal na. So ingat tayo. Respect the rules. Ayan guys. Oops, parang basta ko itong part na ito. Nakita nyo yung bisikleta. Ayan, nakita nyo yung bisikleta lang, mga ka-farm boy. Magsa-side review tayo. So ayan lang mga ka-farm boy. Diyan lang nagtatapos ang ating tour around the barn. So abangan nyo sa YouTube yung ating final cut or final edit. So hanggang dito na lang mga ka-farm boy. See you on the next video. Bye-bye!